Dapat na bang ituloy ang presidential election? Check! Shoutout sa lahat ng sponsor. Salamat sa pagsama sa akin dito sa NAMPRO Rap Battle. Yo! Isa na natin. Yo! Ramdam natin ang pagdamay ng namumuno sa Pilipinas. Subalit may mga taong pilit lumulukot sa naipinas. Kung may dagdag pang panahon para sa eleksyon, baka ikaw pa psych ang magalit. Kasi gusto mo agad mapatalsik ang presidente para malaya ka ulit makagamit. Pero para sa akin, huwag nang ipostpone, ikasana agad ang halalan. Upang maaga mong malaman na si Tatay Digong pa rin ang number one sa puso ng taong bayan. At saka mas mabuti na rin yon para sa ikapapanatag ng mga rallyista na inuuna pa ang magprotesta kaysa makiisa sa pagsugpo nitong epidemya. Hindi ba nakakabahala kung ipagpapaliban pa ang halalan ay paulit-ulit walang kapararakang paratang sa isang taong hangad lamang para sa bayan kapayapaan, hindi kawangis ng mga buhayang sobrang gahaman sa kayamanan. Kaya kung kailan itatakda ang halalan, sa akin di yun importante. Ang mahalaga yung boto ko para kay Rodrigo Duterte. Ikaw, psych, higpitan mo yung tornilyo mo sa utak kung ayaw mong mabitay. Total psycho ka, pinakamabuti mong gawin, mag-compose ka ng jingle kay Binay. Time! Psych, NAMPRO Music. Shoutout kay Boss Shed, kay Boss Alvin, Boss Kenji. Game tayo. Yo! Dapat bang i-extend ang presidential election? Sagot ay oo, pagkat administrasyon to ay palpak. Walang natupad sa mga sinabi. Lahat ng taning lagpas mula sa war on drugs na dapat lang ay 6 months. Naubos ba ang mga adik? Hindi. Dumanak lang ang dugo sa Pinas. Mula sa mga naunang umupo ay tiwali. Wala pa rin pinagbago. Bansang ito ay pinamumunuan ng ganid na politiko. Kaya huwag mong idadahilan ang pandemic upang eleksyon ay ipagpaliban. Kung yung vaccine nga ay tinatago sa ating mamamayan, pandemic na ito'y dinadahilan upang mapanatili sila sa trono. Mga tao naman walang magawa kasi ginagawa niyong bobo. Kuya Jopak naman, may mga kaibigan kang galit sa korupsyon, pero ba't ninais mong manatili ang gantong administrasyon? Oo, mga mensahe niyong likha ay handa mong talikuran. Kinain mo lahat ng iyong sinabi. Para saan? Para sa karangalan. Sa sarili mo, alam mo yan. Pero ba't ka pa lumaban dito? Patunay lang na wala kang isang salita gaya ng mga naunang politiko. Kasi walang ibang dahilan kundi pandemic upang eleksyon ay iurong, bro. Makukumbinsi mo lang ako sa iyong rason kapag Pangulo na si Isko Moreno. Ayo, what's up? Shaboy, Rich Flow nga pala ng Halfway House Flip Top Bahay Katay. Siyempre ng Rep the Hood, OVP. Dito sa labang Psych at saka Jopak Blaze, malinaw naman siguro kahit sa inyo na panalo si Jopak Blaze. No bias shit, pero sa akin binoto ko si Jopak Blaze. Hindi masyadong mahaba ang paliwanag. Pero kitang-kita sa delivery, medyo hindi ganun kaganda ang delivery ni Psych. Kaya medyo walang dating do, meron namang kinakatwiran ang kanyang mga linya. Si Jopak Blaze naman, isang problema sa kanya do, binoto ko siya. Ito kasing concept ng rap battle ng NAMPRO ngayon is debate. Kailangan mo talagang mag-stick dun sa katwiran na kailangan mong patunayan sa kumbaga sa katwiran na kailangan mong idepensa. Ang mali dun sa round ni Jopak Blaze ay yung sinabi niyang hindi na mahalaga kung i-postpone o hindi. Kahit hindi i-postpone, pero ang kailangan niyang idepensa, 'di ba, yung hindi muna. Parang ganon. Mapospon o hindi, tapos sabi niya hindi na mahalaga. So, mali yun. Dapat idepensa niya kung anong katwiran ng kailangan niyang idepensa. Si, ano naman, though may pinupunto namang maayos, si
tawag dito, si Syke, napaka one-dimensional na gawin yung katwiran yung pandemya. Kasi hindi naman talaga yun din ang maaring maging pinakamalaking dahilan. Oo, yun ang pinakamalaking dahilan ng pag-postpone ng presidential elections. Pero, one-dimensional na siya masyado. Puro pandemya yung sinasabi niya, corruption, etc. Ang pinakapangit na sinabi niya doon yung ano, mapapaniwala mo lang ako kapag naging presidente na si Isko Moreno. Para sa akin, ang labo nun, bro. Una sa lahat, hindi ka naman siguro nabubuhay lang sa social media. Marami pa. Kung real talk lang, marami pang ano, potential na maging presidente. Hindi pwedeng gawing katwiran na mapapaniwala mo lang ako maging presidente na si Isko Moreno. Paano na lang yung mga mas may karapatan pa maging presidente sa kanya kung yun ang ikakatwiran mo. Pero yun nga, overall, maganda naman ang performance nila pareho. Delivery, aggression, content. Kay Jopak Blaze ako bumoto. Yun lang. Sabi ko nga, kailangan meron talaga tayong paninindigan dun sa napili nating idepensa dahil debate yun. So, yun. Hindi nagawang perfect ni Jopak Blaze pero panalo siya. Si Syke, improvement sa paggamit ng reference at saka syempre sa delivery. Alam nating kaya natin mag-improve pare-pareho. Yun. So, yun. Shoutouts kay Kenji. Congratulations sa inyo pareho. Syke at Jopak Blaze, more power. Rich Flow, Halfway House, Flip Top, Bahay Katay. Rep the Hood, OVP. Jaywin nga pala. Shoutout sa Rap Minds, Shotspard, Banatu, Bakbakan, Teritoryo, Firehouse. Yan. Shoutout sa inyong lahat. Ang laban, Psyche versus Jopak Blaze. Dun muna tayo sa video ni Jopak Blaze. Para sa akin, maganda yung pinakita niya. Lalo na yung pinupunto niya at pagdepensa sa mismong topic na hawak niya. Aggressive yung simula hanggang sa matapos yung linya niya. Pasok yun. Sobrang ganda. Sobrang linis. Okay na okay. May mga magaganda din siyang lines tulad ng hinihintay mo lang palitan si Duterte para malibre kang makagamit. Parang ganun yata yun. Tsaka doon sa may imbis na magwelga, magtulong-tulong na lang para sugpuin yung pandemya. Yun. Solid na lines yun. Pasok. Siguro para sa akin, kaya ko sinabi na maganda yung pinakita niya dahil sa ganda ng delivery at sa tuloy-tuloy na daloy ng sinasabi niya, walang hinto, walang mali, ayos lahat. Yon yung pagkaka-judge ko sa mismong video niya. At doon naman tayo kay Syke. Maganda rin yung pinakita ni Syke na to. Halos yung simula nila tumutugma sa isa't isa. Lalo na doon sa topic nila sa adik. Yung 6 months. Yung wala ding nangyari, may adik pa din. Maganda yung angulo niya na yon. Pasok yun para sa akin. At maganda rin naman yung delivery ni Syke. Kaso medyo may time na pahintuin to. Pero tuloy-tuloy pa rin. Siguro dahil sa karanasan, dahil sa pagkakaalam ko, matagal nang lumalaban tong si Jopak kumpara kay Syke, kaya mas gamay na ni Jopak yung pag-delivery at yung daloy ng flow na sinasabi niya sa acapella. Para sa akin, pantay lang sila sa sulat nila. Siguro nagkatalo lang talaga sa performance dahil nga doon sa dahilan na mas nagustuhan ko yung delivery nitong si Jopak kumpara kay Syke. Pero kung ikukumpara yung sulat nila, halos parehas lang naman. Kung pwedeng itabla nga eh. Tatabla ko, pero talagang lumamang si Jopak sa delivery. Yun lang. Para sa akin, kay Jopak to. Maraming salamat. Yo, Melvin, Flip Rap San Jose. Judge ako sa
rap battle with topic na ang topic ay dapat na bang magkaroon ulit ng presidential election. Si Jopak Blaze ay hindi, si Sykes sa oo. Mahirap siyang i-judge, halos pantay lang. Halos parehas lang sila ng pinupunto sa kanilang napiling topic na oo o hindi. Halos parehas lang ng content. Pero para sa akin, mas lumamang si Jopak Blaze sa delivery, sa rhyming, sa performance. Yun. Maganda yung battle, props kay Syke na solid lahat ng point nila. Pasok na pasok sa topic. Pero tinignan ko na lang sa kung paano nila i-deliver, kung paano nila i-perform, saka para sa akin, mas malaking puntos yung rhyming. Kaya Jopak Blaze. O hindi. Sa hindi.